And with one with them, the people of Christ, in the name of the Lord, then pray they him to start his servant days. Chapter 11, and the apostles and the brethren that were in Judea heard that the Gentiles had also received the word of God. And when Peter was come up to Jerusalem, they that were of the circumcision contended with him, saying, Thou sayest into men, I am circumcised, and didst eat with them. Pray, Panginoon, salamat sa inyong mga salita, Panginoon, ng muli, ay pag-aaralan, medyo malalim, may mga doktrina dito, mga tama, Panginoon, ibigin mga dati na namin, na pag-usapan, mag-practice and pray na kayo po nga maghanda sa bawat isa. At ang dalawang puso, Panginoon, pati ang isip namin, Panginoon, pangunawa na sa natibiyan namin ng pag-usapan namin ngayon. At yun po nga ang malalim na po. Jesus, can you pray? Amen. Amen. Tama-tama, kaya pala namin mga isip na sino po, mga po na po. Baptism. Mga pag-usapan ulit natin. Anyway, ito tayo. So, natapos tayo sa nakadalawang linggo na po tayo dito sa Acts 10. So, unang part, syempre, si Apollinios, natawag si Peter, pumunta naman siya last week. Nakita natin yung preaching mismo ni Peter sa pamilya ni Cornelius. Lahat ni Apollo sila ay naligtas, okay? Medyo nag-elaborate tayo sa katotohanan na nga, ibang tao, mawiwi natin, pero hindi sila pre-church. Yung iba ay hindi natin pawiwin, pero mag-church. Iba na kawin sa kanila. So, pero isa mga magandang gawin natin, yung mga kababayan, mga kamag-anak natin, i-ano natin sila, iba kasi kaya mo silang akayin. Eh, iba sa atin, mayroon mga kalita, di ba parang kung sino yung kamag-anak mo, ang hirap atakin. Kasi nga, pag hindi maayos yung relationship, no? Or may past, or talagang may mga taong ano, eh, against dyan. At napag-usapan natin mga ilang beses yun, di ba? Mga kapamilya mo, kaya sinandaan naman tayo ng Panginoon doon. Sabi niya, yung prophet, a prophet that know, honor, save his own house, and his own country. So, yun naman yung pangon pa doon. Yung iba kasi ang gagawin sa atin, ay! Naniwala ba sa yung nanay mo? Ang mga asal, eh, no? Ay, masama mo nga, hindi mo madali. Mga ganun, mga anak mo nga, eh. Mahirap yung pag-anak mo, pero lalo, mahirap yung kapatid, hindi mo madala sa church. Pang-aano sa atin yun, pang-aasal ba sa'yo? Manghihina ka nung pag hindi mo alam yung aral ng Panginoon, sabi niya, ganun talaga yun. Baliktad niya, yun ang pinakamahirap. So merong paraan, yun nga, dalhin mo sila at least yung ibang tao mag-wiwin, pakita mo lang sila maayos sa tahanan. Okay, yung tatay ka, mira, wala kang excuse. Sobrang hina mo, hindi mo madala yung mga pamilya mo, pero nangyayari yun. So, nasa ba ako? So, kaya pagka mag-anak mo, ulit ni Aiden, upo ka nga. Yung mga bata, pag bata, ano eh, hindi mahiyain eh. So, ano ba ako? So, yung mga kamag-anak natin, mahala sa buhay, kaibigan, dali nyo sa church. Yun yung pinakamaganda. So, blessing sa iyo, di ba? Kasama mo sa Diyos yung pamilya mo, ikaw yung mga kamay. Eh, yung pag-soul winning tayo, hindi tayo namimili. Medyo nakakamili tayo, pero hindi yung ano, hindi yung talaga, kahit sino kasi, huwag lang yun yan, mga gagawin, tapos mga maling, pwede mong iwasan yun. Kaya nagiinom, hintayin muna siya, ano. Kahit yan nag-iinom minsan eh. Sila pa kayo lumalapit sa atin. Iba yung marun yan eh. Eh, alay tayo. So, yun. So, ako po yan. Sabi ko lang sa inyo. Ang dala sa akin, si nanay. Diba? Pwede rin yun. Ganun talaga. Kahit ako salin, kahit sino. Kaibigan, classmate, mag-anak. Yun yung lesson last week. Okay? Pwede na natin kunin yung, ito, hindi ko nasabi last week. Silang matindi, high profile, si Peter mismo. So yung mga ibang, kaya naman yung pastor din, kaya nag-ano yan. Yung subuhan nila, magaling sila magsalita, ako.
Ay, gano'n ako. So, kasi minsan, gano'n talaga yung mga tao nakatingin sa magaling magsalita. Magaling magpatawa. Diba? Communicate. So, minsan, ano rin yun? Kaya nakita mo si Paul, hindi naman gano'n. Kaya dinispice ko si Paul. Pero ang sabihin niya, dapat ba hindi natin yung ministry ay kung ano pwede sa magaling, pwede sa magaling. Basta, iisa ang skinny. Yun ang sabi natin. Tapos ito, si Peter pinatawag niya kasi instruction ng Diyos eh. Dahil naman siya naman talaga yung di ba person na si Cornelius. So, yun last week, so naligtas sila, di ba? Ay, dali. Natapos ba tayo doon? Hindi tayo natapos eh. May man ka. So, hindi. Natapos lang tayo dun sa preaching niya. Medyo balikan niya natin. So, siyempre, ang pinti siya, walang iba kundi si Jesus. Sino ba si Jesus? Siya ay Diyos, nagkatawang tao, siya ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos. From the beginning, from eternity past, tawag natin. Diba? Ang sabihin, walang simula yun. Kailan ba siya ginawa? Nung ano, may earth na, o yung ginagawa yung sun, o yung galaxy? Hindi. Bago pa lahat yun. Right? Kung mga bata, pinapanood nila yun eh. Wow, ang laki. Ah, mas malaki pala sa sun. Ay, laki na yung galaxy. Ay, mas maliit pa pala yung ay, universe. Yung nakamalaki. Kaya mga bata tayo, di ba? Oh, palaki yan. Wala kasama eh. Yung laki ng universe. Yun ang pinakamalaki yung ano na. Pagmamalaki natin kasi wala na mas malaki doon. Kasi nag-galing yun. Diba, hindi mo kailangan maging genius para malaki. Yung lahat siya, mga bata nagtatanong. Kasi nag-galing yung universe. Hindi ka niniwala sa Diyos, eh, ewan ko nasagot mo doon. Sinasagot mo na doon, eh, wala, andyan lang talaga siya. Pwede ba yun? Wala na doon yun, kahit simpleng logic, hindi pwede walang gumawa sa something, di ba? So, kaya ang Diyos ang nag-gumawa sa lahat. Yung Diyos, walang... Ay, diba yung Diyos, saan nag-galing yung Diyos? Sabi nyo, walang ginawa. Then, sabi namin, yung mga ideas, walang pinanggalingan nyo, andyan lang siya. Andyan lang yung universe. Pero pag Diyos lang pag-uusapan, nasabi mo, ang Diyos, andyan lang talaga siya. Ay, hindi, hindi pwede yun. Nakikita mo, may, ano, may bias, diba? So, iba eh. So, pero mas kapanipaniwala, yung isang bagay, lahat siya, ginawa ng isang bagay, hindi bagay. Hindi gumagawa ang bagay, di ba? Ang gumagawa is mga tao may, hindi tao, may person, yun ang kulang sa dictionary ng Tagalog, yun. Kaya ginagawa natin, persona, yun ang tawag natin. Pwedeng hindi tao, pwedeng tao. Ano yung common sa kanila? Parang tao, persona, tawag doon, okay? So, kasi ang Diyos ay hindi tao. Diba? Pero ang Diyos ay parang tao. Ibig sabihin, nasaktan siya, nag-iisip siya, may talino siya, may sarili siyang will. Okay, yun yun. So, it makes sense na ang Diyos ay mo. Ngayon, ang Diyos, Jesus, sa Diyos. Okay, nagkatawang tao. Ngayon yung kilala na dito eh. Parang si ano din, si Stephen. Kasi napakahaba ng Stephen, di ba? Kaya talo ni Stephen si Peter. Kasi mahaba yung speech ni... Kaya sa mula. Okay? So si Peter... Kaya po wala, no? So yung nag-umpisa siya sa no respect of persons, so yung time preaching yan. So lahat ng tao, lahat ng klase ng tao. Okay? Maitim, maputi. Masang pakialam, basta. Yung nalap na daan natin sa national joke. So hindi... Ngayon, ang dami ko pa yung na-encounter ng mga ganun. Hindi mo alam kung na-brainwash ng gusto talaga o ano eh. Pero iba na na-enlighten na, kaya sabi na sa inyo yung Facebook mo yan, total, nag-Facebook na rin lang kayo. Gamitin nyo lang ano. Sino ba pang sa ating chat doon sa Mother Church? Medyo rin sa mga yung usapang ano, isa gusto mong pumasok ng ano. Pero, okay. Gamitin natin yung Facebook sa maayos. Okay. So yeah, si Jesus Christ ang sentro ng kanyang preaching. At ang kalaban, mga Israel.
Okay, yung mga Jews ngayon, tsaka Jews dati na hindi naniwala. Okay, syempre yung dating Israel, chosen God. Chosen ang people of God dyan. Okay? Pero yung panahon ni Jesus, sinong dito manggap sa kanya? Una, mga Hudyo, karamihan, hindi lahat. No? So, pero dapat tumanggap ng lahat sa kanya. And then, limit siya si Jesus, tao lang siya, alam nila, tao yun, kilala nila yan. Pero siya pala yung Diyos. So nakita niya, at siya naman ay pinatay, especially ito, bilis, di ba? Binanggit niya agad, summary na lang. Si Jesus pinatay, namatay, at hinayaan niya siyang mamatay. Siya yung sumbalo ng kasalanan mo, yung parusa sa kasalanan mo. Okay? Pero siya ay nabuhay magmuli. Okay? Pero hindi siya nagpakita. Hindi sa lahat. Pero sa pili. Okay? At sila naman ay pinagpray after noon, ng ascension, inutusan na kayo yung mga disipulo na mag-preach ng gospel. Okay? At sabi dito, butating point, yung judge. Ang Diyos ngayon, uusgahan tayo, lahat ng tao, sa pamamagitan ni Jesus Christ. Maniwala ka kay Jesus, itakwil mo siya, hindi ka maniwala, baliwalayin mo siya. Husgahan ka doon sa ginawa mo na yun. Eh, hey, wala ka pakailang dyan. Pakinggan muna. Ay, narinig ko lang Jesus, ayaw ko kayo. Husgahan ka ng Diyos doon. Hindi mo siya pwede, ano, hindi, mayroon ang sarili yung religion. Sige, ano may religion mo? Makapagligtas ba yan? Pero lahat actually ng religion na hindi biblical Christianity, nonsense eh. Ano ba yun? So kaya matapang tayo. Alam natin ito lang yung may sense. So sinabi sa inyong, may Jesus din kami, Catholic kami. Pintas ba kayo? Ganon siya eh. Ay, wala nakakatiyak eh. Tiyak sila eh. Okay? So I believe yun ang finish ni Peter. Siyempre, it's Peter yun eh. Doon ang pagkitin natin last week, nag-backsliding siya, still, finish niya yung tamang gospel. Okay? So ngayon, ano nangyari after na nun? So nakuha niyo yun ha, manampalataya sa kanya, sabi dyan, to him, give all the prophets witness. Ito, kabisaduhin natin ito. 10:43 ng Acts. To him, give all the prophets witness that through his name, whosoever believeth on him shall receive remission of sin. Parang ganyan, 3:16 din yan. Medyo ano lang, medyo nag-focus sa Old Testament kasi ang kausap niya dito mga hindi mo Hudyo to eh. Pero yung sabihin, gusto niyang ihapotin yung, kasi alam nila na yung mga Hudyo nga, people of God yan, matagal na. So hindi nabaliwala, no? Yun ay kasama sa buong plano ng Diyos. Kaya nga, dinamay niya dito. So ngayon, si Nicodemus, ayun, totoo ba siya sabi niya, pwede niya siya tumingin sa Old Testament. Titignan niya, tayo rin, totoo ba yun? Yung mga lahat ng propeta, si Jesus Christ yung pinagsulat nila, pinag-usapan nila, pinag-usapan nila. So, nakita niyo yung ganda nun. Kaya, ang sinasabi lang doon, repent of your sins, yung mga ganang, hindi, manampalataya ka lang. Yun ang kaligtasan. Kaya, yun yun. So ngayon, nung tapos na, ano nangyari? Ano yung na-expect mo pag nag-preach ka? Lahat ba tatanggap? Hindi lagi. Pero dito, kaya victory dito eh. Diba? Winning. Ano nangyari? Hindi mo sinabing 100%, pero ang dami. Diba sabi dito? Lahat pala. Diba? When Peter yet spake this word, nagkasalita pa lang siya, the Holy Ghost fell on them which heard the word. Pansin niyo pala, the word, ang dami niyo sinabing salita, bakit the word lang sabi? Madalas siya sa Bible, yung sabihin ng the word, yung pinakamensahe mo. Buo yun eh, hindi naman magkukontrahan yun eh. Unless wala kang ano, yung utak mo, walang consistency, tsaka yung sabi, coherent, di ba? Hindi nagko-cohere. Mahirap yun, nakita mga ganyan tao. Ngayon ko usap nung gano'n, di ba? Either logically or minsan, parang Christianity rin niya, spiritually, hindi siya consistent, di ba? So, kanina lang, pinag-usapan natin Jesus ngayon. Basta sa yung usapan natin, consistent ngayon. Hindi, di ba? So,
ang hirap kausap ng ganun. So I believe, yung studies ni Peter, lahat ng dapat na natin kami na i-preach, nagkakaisa yan. So may kinalaman yung pagka-Diyos niya, at ang judgment ng Diyos, yung namatay si Kristo, may kinalaman lahat yun in the future na ano yung plan niya sa atin, yung kaligtasan. Nagkukuhir yun, okay? Kaya sabi niyo dyan, the word, trinit siya kanila yung word, isa lang, walang S. Diba? Ang madalas siya, ginagamit yan sa Old Testament, sabi niyo, tatanungin niyo yung propeta. Ano sabi ng Diyos? Sa English sabihin, what is the word of the Lord? Inquire ye, and give me word. Okay? Yung single word na yun, ang meaning talaga, actually maraming salita, pero bakit word lang, meaning yun, okay? Yung pinaka yung sabihin. So ngayon, nung tapos na magsalita si Peter, ano nangyari? The Holy Ghost, okay, makinig ha? Kasi sabi nga sa inyo, mamaya, heavy doctrine to, medyo. Ginalaman sa baptism. Okay? Imagine nyo, kasi ang daming kalokohan na nga dito, nung bata Kristiyano pa, kaya kung siya nakakalis din. Iba yung mga Kristiyano. Kaya mahilig ngayon ako sumali sa mga forum-forum. Kasi doon din ako natuto eh. Kung hindi ako nagbabasa ako dati, wala man lang sumisingin ko ng maintenance. Lahat loko-loko. Eh paano na yung mga nagbabasa doon? Diba? Kaya ngayon, sinusundutan ko yung, kaya mga pinapasokan ko yung mga debate din. Mga forum. Kasi nga, wala, kawawa yung mga ano. Yung position ng Bible, nakawala. Minsan, siguradong-sigurado ako, quick-quick! Sabi nung isa. Tinanong ko na simpleng tanong, nasaan? Na-open agad. Pero open. Nasaan sa Bible? Pero pag sila yung magpo-post, ang haba. Meron silang doktrina, ilalagay nila doon, lalatag nila doon, tapos maliliit na Bible verse, bahala ka na mag-look up doon, bahala ka na interpret yung sinabi nila doon. Sa Bible, bakit ayaw mong potpahin yun, di ba? Yun nga ang essence ng learning, na pag-usapan natin kanina learning. Kayong mga bata, kaya itong mga ito, minsan tinatanong ko yan, tapos na yung module nila. O, naintindihan mo yan. In a way, nakuha nila yun, kasi nga, nasagutan nila kasi ganun yung program eh. Pag hindi mo naintindihan, hindi ka makapag-proceed. Pero minsan, hindi ko alam, baka nagkukontsabahan sila, sabi ko nga, kasi pwedeng dayaan yan eh, may program ako eh. So, dapat walang dayaan. Okay. Tinatanong ko. Nakikita ko minsan, nakukuha naman nila. Minsan, hindi. Okay. Inindihan niyo yung mga bata? Yan, magaling ba ito sa klase? Yes. Ano ba itong top mo ito? Wala. Kapalera tayo. Pero ang learning na tamang learning, kaya may mga tao hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pero ang galing sa business, galing sa yung mga communicator eh. Ano yung wala ka? Yung mga preacher, yung marami sa mga preacher, hindi lang pagtapos. Eh, tapos yung kinukumilit nila sa salita ng Diyos. Doon ka magugulat. Kasi ang learning talaga ay, ano eh, minsan di mo siya may predict. Kaya yung iba. Kaya yung iba, nag-stop na ng learning yan. Pasok mo na natin yung COVID na yan. Di ba? Manila kayo. Yung ibang mga doktor, ang talino niyan, no, hindi rin naman kasi marami ka naman kilala eh. Isang kaya lang sila kala o matalino, marami pinag-arala, pero nakadepend na sila doon sa research ng iba. Pero ang totoo, ang tunay na learning, dapat, doon meron din sila yun, yung mga tinatawag na review, peer review. Maganda yun eh, kahit sa amin, sa atin. Narilaman mo sino yung magaling. Pag sinubukan, kinontra ka ng iba, tapos, ikaw pa rin yung lumabas na magaling. Ganun ang learning, okay? So, ganun yun ha, mga bata. Hayaan yung correct kayo. Uy, parang mali yan. Huwag ka magtatampo, hindi yan ano, hindi yan personal. Lagi siya sabi siya, ito yung doktrina, kung ano man yan, kahit yung doktrina, ito yung knowledge, ito yung idea, ito ka, di ba, separate yan eh. Huwag ka masyadong naka-attach. Pag mali ka, mali na yung pagkatao mo, hindi. yung ito yung doktrina mo, yung pwede mo wala sa akin, nakaiwala yan, pwede mong pilihin yan. Ang dapat mong pilihin. Pilihin mo yung pinaka the best. Malapit sa kalooban ng Diyos, salita ng Diyos. Okay? So, yan. So, yan yung word daw. So, medyo balikan natin yung ano, the Holy Ghost spell. Ano yung sabihin nun? Nalaglag yung Holy Ghost! Ano yung Holy Ghost?
Ha? Siya yung third person sa Trinity. Tao siya, ah, sorry, person siya, pero siya ay Diyos. Paano siya mahuhulog? Again, yun ay talinhaga. Okay? So, yung sabihin kasi niyan, na-save din sila. Kinausap din sila ng Diyos, naalala yung spirit, natang natin. Binuhay ng Diyos yun, na born again siya, sila. Itong mga, ewan ko lang itong mga, mamaya, sa chapter 11, makikita na, mga Kristiyano na ito eh. Pero ba't nagulat sila? Kasi nga, may mga, yung kaligtasan mo, simple lang yan. Kaya hindi ka dapat, pag bago kong maging teacher, hindi ka hintudod. Okay? Kasi pag binagbalik-baliktad ka na, hindi mo na pala naintindihan. Okay? So, yung Holy Ghost, ibig sabihin ng Diyos, ay nanahan din sa kanya. Yan ang isang ibig sabihin nun. Okay? The Holy Ghost, Holy Spirit yan, ay nanahan din sa mga nakinig ng salita ni Peter na preach na. Okay. Ngayon, di ba may mga kasama si Peter? Diba? Nakapagsama last time, siya mag-isa. And they of the circumcision which believe, so mga mananampalataya to na Hudyo, kasama niya, or di ko sure kung baka meron din sa paligid, sina Cornelius. Anyway, as many as came with Peter, o tama, yung mga sabi niya na, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. So, pag-aaralan natin niya kasi, ano yung sabihin ng pouring of the Holy Ghost? Tapos yung tayo dito, actually, yung sa Acts, di ba? Sa Acts 2. So, doon pa lang ba naligtas sila? Hindi. Di ba? Pero yung pag-usapan natin doon, yun ay pouring, yung sabihin, feeling of the Holy Spirit sa chapter 6:10. Diba? Matagal ng mga ligtas tong si Stephen. Pero, pag pinil na siya ng Holy Spirit, sabi doon, he's filled with the Spirit. Tapos, nung nag-pray siya sa chapter 7, filled pa rin siya of Holy Spirit. So, iba yung ligtas na meron kang Holy Ghost, meron kang Spirit ng Diyos nasa'yo. Iba yung pinupuspos ka. Okay? So, pag carnal Christian ka, masyado ka, ligtas ka, pero hindi ka makapag-praise, di ba? Ng maayos. Okay, yung pastor, yung preacher, mahalata nyo rin minsan yan pag medyo ano kayo. Tagal-tagal lang yung Kristiyano. Bakit si pastor may parang ano, wala lang. Pero dati, diba? Napansin nyo, pag matagal tayo. So yun. So ngayon, nagulat sila, astonished. So dapat ba sila ma-astonished? Mamaya sa chapter 11, yun nga, hindi kasi sila naintindihan pa. No? Kahit pa ulit tayo kasi, alam mo na, pinag-aralan natin ito eh. Pero time nila, hindi pa rin nila mag-gets na ang Diyos ay hindi respecter of person niya. Hindi ibig sabihin, pinanganak ka dyan, anak ka niya, no? Ng tribe ka ba? Hindi yun ang sinasabi ng Diyos eh, na yung nanay mo ba, Kristiyano? Ah, ano ba, mahina akong klase, Kristiyano. Ganun ba? O lahat ng Kristiyano, kahit Muslim yan, Hudyo yan, dati, Katoliko yan, o pinanganak na sa Baptist yan, mag-uumpisa kayo ng pare-pareho. Pare-pareho, kaya iba ngayon, mga lockdown ng pastor, lagi pinag-ano, lagi nakatingin ng mga tao sa anak ng pastor. Kasi tingin nila, ano ka ng pastor, dapat, spiritual ka, di ba? Eh, minsan nga, hindi ganun. Ay, hindi ko, nagkulang din yung pastor or talaga medyo, hindi ko alam eh. Nagkakaroon ng wrong expectation. Yan, so, sila, nagulat pa sila. Ba't din? Kung ligtas sila, alam naman nila kung paano sila naligtas. So, dapat, alam nila, hindi yun nakabase sa kanilang grace. Kaya, baka hindi paligtas yung iba din. Nabagin natin last time yung nag-box. Okay, so yun lang. At least na naintindihan nyo yun. Kasi kaya pinapaulit-ulit natin. Eh. Okay, mga hindi-Hudyo, naligtas, mga Gentiles. Okay, paulit-ulit tayo sa Romans pala dyan, di ba? Jews, Gentiles. At hindi lang yun. Actually, hindi na kaligtasan yung naranasan nila. Ang sabi dito, for they heard them speak with tongues and magnify God. So yung kaligtasan, ano na yun eh, para sa mga Hudyo, parang
makaiba na yung maligtas yung mga Gentile. Kasi nga, hindi sinabi ko sa inyo last time. Hindi naman ito yung first time eh. Di ba Simon? Akala niyo yun? And then, ito na yung pinaka-official. Ito talaga yung official. Kasi mamaya, ma-questionin sila sa 11. Okay? So, anong ginawa ni Peter? Ito, medyo ginamita ni Peter ng leadership to. Nagtaka sila. Well, alam niya, ginagawa niya. Kasi, di ba, ang Diyos na naglinaw sa kanya na eh. Di ba, last dito yan. Actually, ulitin na sa chapter 11. Yung may nakita siyang, ano, di ba, yan. Nag-pray siya, sorry. Ay, ito. Kumot. So, yung shit. Malalang pa yun? Ay, huwag ko na. Ayan, okay. Nakakita ko yung... Yes, sir. Nakita ko yung thumbnail ng YouTube dati. Nakagalit ako yun. Ano ba ganun? Hindi ako naalala. Ah, yung shit. Ano ba? Okay. Alala nyo yan, mga bata? Ano nasa shit? Ano yung nandun sa shit? Nabuwaba? Mga hayop. Sari-saring hayop. Isa-isa natin, di ba? Ay! Oh, tapos umakit ulit, tapos tatlong beses nangyari yun. Ulitin niya yun. So alam na ngayon ni Peter na walang kwenta yung mga race-race na yan sa Diyos. Pati yung mga pinakain natin. Kasi ang botaneng magkain is yung spiritual. Okay? So kaya sabi ni Peter, oh, mabaptize natin? Ano, mahadlangan ba silang ibaptize? Yan, tanong niya kasi may nag-ano yun. Lord, hindi yata pwede yan. May gumagano'n eh. Kumakontra. Kaya sa church din, ginagawa natin, di ba? Kunwari lang, si Hannah, yung magpapabaptize na, sabihin natin ay. May gusto yun, agree kayo nun. Pag may, hindi, hindi pwede yan. Hindi yan udyo. Hindi ganon. Kaya ngayon, sabi dyan, which deceived, tignan nyo, ano lang yung condition para mabaptize? Na tapos na rin tayo dyan sa Acts 8, di ba? Kay Philip, yung dayuno. Sinabi dun, ano lang yung requirement sa kaligtasan? Ah, sorry, sa baptism ng tubig? Maligtas lang, di ba? Sabi niya, what that hinder me to be baptized? Sabi niya, those believe in thy, believe in the Lord Jesus Christ. Niya, yes, binaptize siya. So, ganun din dito. Diba? O, pagbabawalan ba natin to? Eh, tinanggap nila ang Panginoon. Ang Holy Spirit of God. Nakagaya natin. O, ano pa? So, sabihin, yung mga kasama niya, kung may tumanggi doon, or mayroon silang dahilan na hindi, kailangan gawin. Wala eh, wala pumunta kasi nga, wala talaga. Wala naman eh. So ngayon, nabaptize sila ngayon. And commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they in totally certain days. May question ba doon? Ayan, medyo straightforward na yun. Kamaya, sa chapter 11, may mga maratangay pa tayo ng takya. So gusto ko lang last na bigyan ang pansin dito. Sabi niya, they prayed him. Then prayed they him, totally certain day. So, pag may mga lingkod ng Diyos na tulad niya, magandang balita yung, ano mo, doctrine na hindi minsan niya na dadala sa ano eh, hindi na kukuha yun sa ano, mag-usap tayo ngayon, no? 2 minutes. Okay nga, alam ko na gagawin ko. So, dahil guest speaker siya dito, di ba? Hindi naman siya taga doon. Hindi naman siya nagmamadali eh. Gawain na. So, medyo, kahit si Jesus dito na, pag nagpunta siya sa isang lugar, tinanggap siya, para ma-expound niya pa yung mga maraming bagay doon sa mga tao na to, kasi iiwanan mo, ano gagawin nila? Wala na, balik na sila sa dati, hindi ganun. So, hindi ko wala sinabi dito na i-establish niya yung church eh. Pero, I believe pwede. Kasi yung church, bahay na yun. Marami na sila doon. Kailangan lang nila ng pasto. Yun lang problema, wala silang pasto. So, hindi na sinabi dito kung mayroon silang pastor o wala. So, I believe, parang ginagawa ni Paul to. Establish siya doon ng Bible study, ng mga Kristiyano. Later, magpapadala na sila doon ng pastor. Ano naman yan?
Okay, so kaya maraming araw siya doon. Hindi na sinabi kung ilan, pero I believe, para ma-expound sa kanya yung Pasang Bay Church, sino pa yung Jesus, ano yung mangyayari, ito din. Ay, bakit sa Bible ganyan? Hindi ako maintindihan. Explain ko sa'yo. Sa tagal nun talaga, araw yun. Kaya ang experience natin mga Bible study, pag maayos, diba? Pag yung mga nakikinig, receptive, uy, natabaho pa tayo. Ayaw nang kumalas eh. Kasi masarap yung Bible study. Minsan yung dati nung paggabi. Oo, uwi pa ba tayo? Masarap yan eh. Diba? So sa'yo naman, maganda sa atin. Pwede yung bumalik. Eh siya, malayo siya eh. Kaya, yan. Okay, question? Question ba? Yan, tuloy natin kasi magkakaroon ng question about baptism tsaka kaligtasan sa mga hindi Hudyo. Okay? So ngayon, siya ay bumalik na. The apostles and the brethren that were in Judea heard that the Gentiles had also received the word of God. Okay, sabi kanina, the word. Ngayon, sa the word of God. Hindi, isa lang yun. Or sabi rin doon, they received the Holy Ghost. So ano ba talaga tinanggap nila? Anong tinanggap nila? Lahat yun, di ba? Ibig sabihin, isa yun. Jesus is the Word. Tinanggap ko si Jesus, siya yung Word of God. Kasama yun yung Holy Spirit ay Diyos din. Yung mensahe, tinanggap mo, yun yun. So, ano nangyayari? And when Peter was come up to Jerusalem, nakabalik na siya. So, nabalitaan na nila. Ngayon, sabi dito, they that were of the circumcision contended with him. So, ano yung sabihin ng contend? Diba? Dati, may ano yun eh. Ano ba yan? Yung bata kami may palamas sa... Ano ba? Anong tawag doon? Contender? Ano ba? Basta pag-contender, naglalaban, diba? Nabutang ko. Basta yan. Ibig sabihin, pag sinabing of the circumcision, mga Hudyo, di ba? Ano, ilang beses natin pag-usapan, pag Hudyo ka, wala kang pakailangan Diyos ngayon. Pag naligtas ka na, masyano ka na. Di ba? So, inaaral pa rin natin yung mga dating sinabi ng Diyos sa mga Hudyo, pero ang pinaka-identity mo na kay Kristo na. Okay? So, wala na yun. Pero itong mga parang nakikita natin dito, medyo nakakiling pa sila doon. Bakit? Ito makita natin kanina. Yung Gentiles, gano'n? Ay, gano'n, ba't nakikain ka sa kanila, ha? Mga sumpot yan. Pangit, eh, no? Ganyan tagal pa yung mga yan, no? Ba't ka kumain kasama nila? No? Parang mga Egyptian din, di ba? Ayaw nila kasama yung mga Hudyo. Sino naman, gano'n, mga Hudyo naman, ayaw naman yung mga Gentiles. Sinong ganyan sa inyo? Ayong kasama yan. Yung nakilala ko gano'n eh. Alam mo sino nga eh. Well, yan, sinabi rin sa Bible, yung mga kita, iwasan ka, di ba? Lalo ko yun. Yung mga matagal ng member, the brethren, the fornicator, railer, saka, covetous. Okay? Heretic din. Pag matagal. Pero yung kakain ka, kasama yun. Unbeliever, pwede ba tayong makikain sa mga unbeliever? Pwede, di ba? E bakit yung mga kapatid na railer, hindi pwede? Saka fornicator, saka obetious. Ha? Kasi matinding kasalanan yun, dapat ilayo yung sarili mo doon. Eh, Christian naman yun eh. Nga, nagpapatuloy sila doon, masama yun. Kasi parang nakikiano ka doon eh, parang body-body ka pa eh. Anyway. So, iba itong mga Hudyo, inaano nila si Peter, huy! Ba't ka naman ganyan? Ba't ka dapat ganyan? So, mataas yung tingin nila sa sarili nila, di ba? Yung pinag-usapan lang sila, ang Diyos kasi nagsabi nun, yung mga huwag nating samahan. Pero dito, sila na nagsabi niya, walang sinabi na ganyan ang Diyos. Actually, meron ba?
Diba sinabi ba sa Bible na, oy, mga Hudyo, huwag mo ikikain kasama mga Gentiles. Meron ba? Marami alam ko yun, hindi ko alam. Okay. So, anong ginawa ngayon ni Peter? But Peter rehearsed the matter from the beginning and expounded by order to them. So, ito na yung hindi natin nabasa. Pero, actually, yung last chapter, ganun po yun yan. So, inuulit lang niya. Okay, basahin natin isa-isa. Maroon na tayo tingnan nyo dun sa Bible nyo. Ito yung chapter 10. Tingnan natin, baka may naiba eh. Chapter 10, verse 9. Verse 10 pala. 10-10. Okay, ito na yung pwento niya sa 11. O, basahin ko sa inyo. Ito na yung sa 10. And I was in the city of Joppa praying, and in a trance I saw a vision, a certain vessel descend as it had been a great ship let down from heaven by four corners, and it came even to me. Upon the which, when I had fastened mine eyes, I considered and saw four-footed beasts, giant of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air. Okay. And I heard a voice saying unto me, Arise, Peter, slay it. But I said, No, not so, Lord, for nothing common or unclean hath at any time entered into my mouth. But the voice answered to me again from heaven, What God hath cleansed, that call not thou common. And it was done three times, and all were drawn up again into heaven. So, anong pagkakaiba? Wala, di ba? So, medyo na meron lang siya na iba, di ba? Ikaw yung kamisado eh. Sinabi ba dyan, ano? Vessel? Sinabi ba yun? Meron din. Sinabi yung fasten my eyes. My eyes. Initigan ko. Heaven open lang. So yun, pareho yun, diba? And then? Throw on the vision. Yan, so... Ito, four-footed beasts, wild beasts, creeping things, fowls of the air. Pareho lang, diba? Arise, may voices din ba? May voice din. Sabi? Arise or rise lang? So pareho lang yun. Rice, saka rice. Pareho lang yun. Slay and eat then. Kill. Yan, di ba? So, makikita may mga parallels. Yung sabihin, yung slay, tsaka yung kill, isa lang. Okay? Ano sinabi niya? Ang sinabi siya sa chapter 10? Not, ang sabi niya? Not so, Lord. For I have never eaten anything that is common or unclean. Okay, ko lang din. Not, for nothing common, totally to my mouth. Isa lang yun. Ito nga sa sabihin mo. Nakikita niyo yung ano ng scripture, ganun yan. Hindi tayo dito word for word. Ang kailangan ay meaning. Okay, enter to my mouth, eat, slay, isa lang yun. Tsaka yung kill. So wala, actually, hindi natin ang napansin. Sinabing tatlong beses, tama, di ba? This was done twice. Dito naman, it was done three times. So, yung sabihin lang ito, parang si Paul din, ba, ilang beses siyang inulit yung kanyang account. Na talagang nangyari ito kung may kasinungaling yan doon or medyo hindi inaccurate. So, may kocorrect yun or magkakaroon tayo na mas linaw sa another account niya. Ngayon, ito si Peter, sinabi niya, yun, bakit? Kasi ano ngayon ito, napakipatati na ito para i-convince ngayon yung kanyang mga fellow former Jews. Okay, so gusto ko ang lesson dito is, bakit yung mga ibang Kristiyano hirap kausap at yung mas maganda pang kausap yun si Yung sa ganyan reklamo ng mga Kristiyano yun. Pero ganun talaga yun kasi naman, may mga nakuha sila, may mga bagay pa silang hindi nakuha. Ngayon kung ikaw yung talaga nag-mature, may naintindihan ba? Medyo tsagayin mo yung kapatid mo, di ba? Ganun yun, hindi yung tumulong katsaga-tsaga. Doon mo nga makapractice yung persuasion mo yun. Tsaka ikaw mismo, di ba, nabagin natin last time, pag ikaw yung nagtuturo, iba yung level ng understanding mo na dapat kumpara doon sa mga nag-aaral pa lang or
Oh, nag-aaral ako ba may pass ako yung exam. Iba yun. Iba yung pag nagtuturo ka na talaga. Iba yun. Iba yung level dapat ng confidence mo tsaka ng understanding mo. Kasi kung hindi pa, hindi ka kapanipaniwala, tama rin sila. Even worse, syempre may masabi ka mali. Diba? Tapos, ahma dito. Pumusigin ka rin. Iba sinabi mo, ganyan eh. Hindi yung matipensa, maging sinungaling ka pa. So kaya dapat ganun. Okay, so lesson. Nung inaaral nyo, aralin nyo na gusto, i-share nyo rin kasi sa iba yan. Pagtsagaan nyo sila. Kung talagang alam mong tama ka, kapatid naman yan, bakit di mo tsagain? Diba? Stephen, inatulungan ko magturo sa kanyang mga kapatid. Minsan nakakasal. Tama naman sa hirap talaga, diba? Mahirap. Lalo, di mo naman anak yan, kapatid mo lang. Nakakasalin ka niya, diba? So, pero pag natuto ka, may kita mo, mas magaling ka, matalino ka. Mas lalo mong maintindihan pa yun. Huwag ka magsawa eh, alam ko rin 1 plus 1 eh. May kapatid ka bang maliit eh. Itulong mo. 1 plus 1, 2. Ah. Diba? Spiritual ganun din. Okay, so yun. So, tinagal ni Peter, inulit na lang, the same call, story, talaga naman nangyari. Ito, papasok ko yung negative naman. Yung iba naman, ganito ang ginagawa. Ay sisinungaling para sila ay paniwalaan, magkakaroon sila ng kwento at yung kwento nila, ulitin din nila kaso may sobra, may kulang, or talagang buong kasinumalingan. May ibang ginagawa yun, nakita ko ang Diyos, nakita ko, sinabi niya, ganito daw. So bakit kinaya nagkukwento ng ganon? Sila, I mean. Kasi binibigyan ng, sinusubukan nilang bigyan ng credibility yung sinusubukan nila. So si Peter, ganun nangyari kaso, maganda dito, totoo talaga yung nangyari yun. Okay? So kaya ngayon, alam niya na mahirap i-convince yung mga Udyo na tanggapin yung mga Gentiles. Okay, napag-usapan ng maraming maraming yan. Hirap yan. Mataas ang tingin ng sarili nila, mababa tingin ng sa ibang tao. Kaya, kinuwento na lang ni Peter, yung nangyari. And Diyos na mismo nag-ano, tumanggap sa kanila eh. Gagawin mo. Okay? Hindi pa sila na, ano yan, natapos na, sabi dito, and the Spirit made me to go with them. Nothing doubting, diba? Yung sinabi sa atin eh. Moreover, the 6 brethren na accompanied me, and we entered into the man's house. Sinabi mo last time yung ilan yung kasama niya? Walang wala, ano? So, dito sa 11, dito na sinabi kung ilan yung kalasama niya, diba? Yan, so, kaya sabi sa inyo ano yun eh. So, ano yung pala yung kasama niya, mga mananampalatayan na, sinamahan siya, okay, para siguro din siya makakulong. Anyway, nakinig sila sa preaching ni Peter. Sila din, di ba? Mga household ni Cornelius, tsaka yung kasama niya. And it showed us how he had seen an angel in his house. Si Cornelius to. Which stood and said unto him, send me men to Joppa and call for Simon. And so yung Peter, inulit lang ulit, and tell this word, whereby thou, don't thy house shall be saved. Yung ba sinabi nung una? Ano natin yun? Kay Cornelius. Verse 5. Wala sinabi. Diba? So sinabi lang niya, sasabihin niya yung dapat mong gawin. Diba? Alam niya. So... Sino? Interrupt ko. May tumawag ko siya. Ang problema natin. Okay. Set up natin. Yung sinabi ni Cornelius. Chapter 10.
So walang sinabi. Sinabi lang doon na sunduin niyo si Peter, sasabihin niya kung ano dapat niyo gawin. Sabi nung kanina, matundo. Sabi lang dito, kailangan nating marinig yung kanyang, ito. To hear all things that are commanded thee of God. Okay, so 10:33 mo yun. Ibig sabihin lang ito, talagang wala tayong clue. Pero nung in-interpret na ngayon, pinakwento na ni Peter sa mga kapwa niyang Kristiyano, ang ibig sabihin pala niya, sabi niya, who shall tell thee words whereby thou and all thy house shall be saved? Ito niya yan. So, wala tayong ibang kwento sa ibang tao. Bakit mo pinatawag si Pastor? Ngayon, ano dyan, literal. Mag-preach lang ako ng encouraging words para sila hindi malungkot. Kasi mga church ganyan eh, yung mga liberal. Buti nga sa atin talagang gano'n, kaligtasan, walang iba. Eh, gano'n din si Peter eh. Punta-punta ka doon, may magsosyal lang ka lang. So, kaligtasan yung sinabi niya. And as I began to speak, hindi niya sinabi ulit, okay? Hindi niya inulit yung sinabi sa chapter 10. Pero, sabi niya dyan, the Holy Ghost fell on them as on us in the beginning. So, inulit niya yung part na, ano nangyari as a result? The Holy Ghost fell on them as in sinabi niya, katulad natin. Kung ano nangyari sa atin, ganun din nangyari sa kanila ngayon. So, tapos sabi niya, kaligtasan yun. At hindi na kaligtasan, may extra. Yung feeling of the Holy Ghost, which is, to enable them to perform yung ibang gifts like tongues. Okay? Ito yung gusto kong pabiyang, ano mas to ba? Ito yung maganda dito, interesting, yung sabi niya, then remembered I the word of the Lord, how that he said, John indeed baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost. So yun yung, ano yung sabi yung baptism of the Holy Ghost? Sabagin natin sa 1 Peter na yan ay kaligtasan. Okay? So sinabi rin sa John, si Jesus ay hindi nagbabaptize, kundi nagbabaptize sa tubig yung mga disipulo niya. So sabi niya, nagbabaptize siya. At sabi nito, nagbabaptize, anong klaseng baptism yun? Yung kaligtasan nga. Yung baptism na Holy Ghost, pag ikaw ay na naliligyo sa tara Diyos, naintindihan mo yun, at ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Okay? For as much then as God gave them the like gift as He did unto us who believe on the Lord Jesus Christ. So inuulit niya dito, ano ba tayo? Anong pagkakaibig natin sa kanila? Sino ba tayo? Tayo na lang pala tayo sa Panginoon. Ganun kasimple yun. Wala ditong kami nang galing sa dating church na kumbala sa Catholic at ganyan. Yun ang pinagkakaibig natin. Tayo ay iniwala tayo sa tuli. Hindi ganyan distinction nila. Okay? Ang distinction nila sa mga hindi katulad nila ay nanampalataya sila sa Panginoong Jesus Kristo. What was I that I could withstand God? So yun, yung sabihin nun, sino ba ako na kaya ko magpigilan ng Diyos? So yung sabihin nito, may mga time talaga na tayo ay pinipigilan natin ng Diyos, inusubukan natin. So kasi I believe, yun na, nabagin ko sa last week, sa Galatians, nirebuke siya ni Paul, di ba? Kasi meron siyang ano, yung iniisip niya na, ay, naku, Hudyo kami, sila, Gentiles, naiisip nila yun eh. Pag naisip mo yun na kakaiba sila, mas mabuti tayo, sila ay mas mababa, humihilan yung ego, nagtatawag. Yung mga yan, mga diskusyon ng Kristiyano, at mga hindi ng Kristiyano, mga kulto, makikita mo sino yung umiiral sa kanila eh. Pag sinabi mong, kunwari, ano may mga naalala kong conversation? Alam mo na hindi Kristiyano, matuloy ito, nasa niya kasi, hindi nag-Bible yung inaano niya, yung Catholic niya, sabi niya, kayong mga sulpot, tawag sa hindi Catholic, sulpot daw, kasi yung premise niya doon, kala niya sila yung pinakamatanda, so, nagsulpotan lang daw, mga bago lang ito. Hindi niya alam, sila yung sulpot. 300 AD. Anyway, makikita mo yung pinaggagalingan niya, naka-attach na yung kanyang pananampalataya, sa church, okay? So sa atin, pananampalataya sa Panginoong Jesus. I don't care kung ano ka. Diba? Kung anong church mo.
Naniwala, yung Baptist talagang mas the best. Minsan yung iba, nahaluan din ng konti. So, hindi natin itatakwil sa kanila na, oy, kami nakaligtas ni. Okay? Yung iba kasi pag umiyo na lang ego, kaya yung mga Baptist blind din ang tinatawag, kasama-asal din ako dyan eh. Kilala akong ganun eh. Baptist blinder. Bakit Baptist blinder? Kasi mga Baptist lang daw ang bride of Christ. At yung mga ibang Christiano na hindi Baptist, tagapalakpang lang daw sila yung saan. May marriage supper of the land. Tagapalakpang lang sila, hindi sila bride. Kasi hindi naman sila Baptist. Natakawa yun. Mga ganyan kasi, ang utang nila, psychology nila, ano, we are better than everybody else. Respect that person. Yan, kaya ngayon, nilalabanan ni Peter yun. Eh, yun talaga yung totoo. Yan sabi ng Diyos eh. Hindi ako kumakain yan, Lord. Huwag mo sabihin marumi yan. Pinapakain na kita ngayon. Kaya ito yung isang mga proof text lang lagi natin. May ba't ikaw kumakain ng baboy? Madumi yan, sabi sa Bible, oh, sabi ng Diyos. Ang ginawa kong malinis, nilinis ko na yan. Okay? Book, physical food, and tsaka yung mga katulad natin na distinction natin sa mga races. Inalis niya na yun, wala siya pakialam doon. Aso na din sila, ganun na rin naman, pero binibigyan niya ng emphasis dati yun sa kanila at hinayaan nila nung unang panahon na ihiwalay nila yung kanilang sarili sa mga Gentiles dati. Pero pasingit-singit din yung mga verses na actually hindi lang niya yung gusto sabihin. Diba? Mahal niya lahat ng tao. Gusto niya lahat maligtas. Hindi siya magliligtas. O, kayo-kayo lang, ha? Ano, mataas ang tingin niya sa sarili niya. Hindi ganun, Diyos. Kaya rin, hindi niya na withstand ni... Pag sinabing withstand, hindi niya na napinghilan. Hindi niya na... napinghilan. Yun yun, diba? Withstand. Hindi na iwasan. Hindi niya napinghilan. Hindi niya na labanan. Yan. Ang Diyos. Ano ginawa niya? Kasi linaw nung pinakita sa buod sa may vision siya. Tapos, biglang sinundo siya. Tapos nung pumunta siya, tapos yun, sinusubukan lang niya. Parang Diyos naman, di ba? Eh, sabi niya sa akin, punta ako mag-preach. Eh, ayaw ko. Binagyo kami. Hindi, sige na nga. Ginawa ko. Parang gano'n nakikita ko yung Peter. Di, ginawa niya. Nag-preach siya. Nag-preach siya, syempre, totoo. Eh, naligtas. Kaya ngayon, sinasabi yun sa mga kaibigan niyang kapatid niyang Udyo na ang Kristiyano na ngayon, ang gagawin natin dito? Diba? At sabi nito, when they heard these things, they held their peace. Huwag nabing held their peace. Nanahimik na sila. Yung mga kanilang nag-go-go against sa kanya, nanahimik. At yung iba doon sabi, ay, nagpuri na sa Diyos. Oo nga, no? Ah, ganun pala. So, na-realize nila na yung matagal lang yung pagkakamali, at yung iba kayo, hanggang ngayon, mali pa rin. Kaya sila, di ba? Ayaw ka tayo magkamali sana dito. Di ba? God is no respecter person. Ligtas yan kung meron pala tayo sa Panginoon. Walang pakialam sa race. Ano ba? Di ba? They glorified God, saying then hath God also to the Gentiles granted repentance of the life. Okay, so ito yung nabanggit naman yung bagong term na hindi bago. Pero dito sa ating pinag-uusapan. Bago ito, pinasok niya kanina, naligtas lang. Sabi kanina, gagawin yung dapat niyang gawin. Kaya sinabi, yung equivalent pala nung kaligtasan ay repentance of the life. Okay, so meron naman tayong another term sa kaligtasan. So, repentance, kasi dati kang pagano, pumunta sa impyerno, oh, nag-repent. At pumunta sa buhay. At buhay na wala hanggang yan. Hindi yung basta buhay na buhay ng hayo, buhay. Buhay na walang hanggan yan. Amen? Tandaan nyo yan, ha? Madaling tayo ngayon. Utang ngayon. So, kaya ngayon, ganda, di ba? So, ito dapat kaya walang Kristiyano dapat na racist. Either immature ka o baka hindi ka ligtas. Kung ligtas ka, immature ka. Walang racist sa, ano, kasi tayo, hindi naman tayo piniling, ano, mas alam dapat natin. Kasi nga tayo yung the jungle, ganda, inilevel ang Diyos. Amen? Amen. Let's pray. Panginoon, salamat sa mga tapos. Medyo may...
huli ngayon, marami. About baptism, about salvation, about difference, and pagkakapareho din po ng Jews and Gentiles. Ngayon pa ngayon, naggabayan namin ito sa church. Dahil sa church din po, kami magtuturo sa mga panitin sa amin, Lord, mga nalilito pa dito. Sa mga iwiwing na mensahe, Panginoon, kaligtasan na hindi nagtatangi, yung mali, Panginoon, ito ay na ito namin, isang bata na matanda, naliligtas. No, ano, maintindihan namin ang inyong talagang kaligtasan, yung pag-ibig at yung galit din sa mga naliligtas. So, ito ay na makilat sa amin sa church, ganit po makikinig sa iba, ito dito, Panginoon. Manalangin, Panginoon, in Jesus' name we pray. Amen.